Ako si Jaime Gabrera, nanggaling ako sa background ng same-sex attraction dahil to sa malalim na issue ng abandonment, neglect, abuse, sexual abuse, at ng rejection. Naniniwala ako na broken ng mga tao. Iba-iba nga lang ang manifestation ng brokenness. Isa dito kasi ay nanggagaling to sa unmet needs ng tao. Ngayon nga, sinasabi nila na ang gender daw talaga is fluid. Everything seems like normal. Love wins, na talagang naipopromote siya, nagiging everything is okay, and acceptable. Well, maraming factors na nagko-contribute dyan. Hindi lang natin pwede sabihin na sa family, hindi lang natin pwede sabihin na sa church or anything. Pero yung mga factors na yun, naka-apekto yun sa pag-mold ng tao, sa pagtingin niya sa sarili niya. But most of the time, yung mga na-handle kong mga cases talaga, is nanggagaling talaga yan sa family. Yung kakulangan ng pagbibigay ng pagmamahal ng mga magulang sa kanilang anak. So, yun yung ilan sa mga factors sa pwedeng maka-apekto kung bakit nga ba nagkakaroon ng confusion to that. So, sa maraming pagkakataon na ang tao nga ay tumutugon sa kanyang unmet needs, so, iba-ibang pamamaraan to kung paano niya ito tatapalan. Nagiging involved sa relationship, minsan nagkakaroon ng addiction sa porn, sa masturbation, at nagkakaroon na rin ng addiction sa sex. So, posible na kapag kakahanap niya ng kanyang kaligayahan, eh bigla na lang niyang ma-encounter na hindi pa rin siya masaya. At nagkakaroon siya ng realization, ano ba talaga, o tanong, ano ba talaga magpapasaya sa akin? Ano ba talaga yung bubuo sa akin? Minsan yung iba, pupunta sa chapel, pupunta sa simbahan, o kaya isang kaibigan na lapitan nila na mahihingahan niya lang na hindi kailangang ayusin siya, makikinig sa kanya kung ano yung pinagdadaanan niya. Ang kailangan ngayon talaga ng mga tao na may struggles, okay, ay safe place for them to be open and vulnerable. A safe place is a place na kung saan hindi siya i-judge. Yung lugar na kung saan sasamahan siya sa lakad, na pwede niyang masabi kung ano yung struggle niya para mahatak siya pabalik kay Lord. Ang goal ng Living Waters talaga is to provide a safe place for the sexual and relational broken people. And we do not just put na ito lang yung mas malakas yung sin na ito, mas malaking sin to over the other. Everybody is broken, everybody needs Jesus. And everybody should all go to the Lord to heal and to receive that healing.